Na-miss niyo ba ako? O ito, ano tong hawak ko, 'di ba? Ito yung liquid detergent kit from Wise Cleaner at andito 'yon, mabibili niyo to sa aking TikTok shop na Mara Store. Naka-upload to doong video na to, naka-upload to kasi marami kayong nagtatanong, nababasa ko sa mga comments kung bakit saan ba nabibili, 'di ba? Paulit-ulit kong sinasabi, nasa TikTok shop ko Mara Store, tapos makikita niyo to doon yung video doon naka-upload. I-click niyo yung video, i-click yung video sa comment section. Or sa video, makikita nyo yung yellow basket sa gilid, sa baba. Yellow basket na maliit o yellow bag. I-claim nyo yun, tapos makikita nyo doon. Mag-please order kayo, magpili kayo kung ano yung gusto nyong flavor or scent. Okay, so ito ngayon, ang pinili ko is sunrise. So gagawin natin ulit ito, ipapakita ko sa inyo dahil tanong kayo ng tanong. So ang laman nga nito is surfactant. Surfactant means ito yung nagpapatanggal ng dumi sa ating mga damit. Diba, haluin nyo to ng 20 minutes or 10 minutes, haluin nyo hanggang sa mawala ng buo-buo. Tapos isunod nyo na yung foam agent, pampabula, at yung bubble booster, pampabula na. Hello. So ito yung advance niya, foam booster. Wait lang, masabi ko sa iyo eh. Yung foam booster and foaming agent, yun yung pampabula kasama doon sa surfactant. Pag natunaw na yun, ilagay nyo itong premix 1, premix 1 and premix 2, premix 1 and premix 2. So ito yung premix 1, premix 2. Dito sa mga bote na to, andito na lahat yung mga nakalagay na scent, chelating agent, with antibac, foam booster, pigment powder, and moisturizer. So, sa loob ng isang kit, merong instruction na kasama. Kahit hindi kayo manood ng tutorial ko, kung sundin nyo itong instruction na nakalagay, mabilis nyo gawin yan. So, pagkatapos doon, kapag matapos nyo itong ilagay, so, ang flavor, ang scent nito is sunrise yung binili ko kasi nga mabango yung sunrise. Pagkatapos doon, ito yung isunod nyo. Ito yung isunod nyo yung salt thickener. Ito yung bibigay lapot sa ating detergent. Di ba nakita yung liquidity, di ba medyo malapot? So, ito yung bibigay ng lapot. So, ngayon, maghanda kayo ng 20 liters, maghanda kayo ng 4 liters na tubig doon sa malinis na timba at doon nyo haluin. Okay? Doon nyo to haluin. Sundan nyo tong instruction. Ayan o, sundan nyo yung instruction na yan. Kung hindi naman kayo, kung hindi nyo maintindihan yung instruction, hindi, tapusin nyo tong video, dyan o. Para masundan nyo, di ba? Kasi ang dami kong video na in-upload dito sa YouTube channel ko, ang dami kong video na in-upload at shinare sa inyo, pero marami pa rin nagtatanong kung paano gawin at saan bibilim. Di ba? Sa unang video ko, sinabi ko sa inyo na saan mabibili ito, okay? So, ayan, ilagay ko yung link sa description kung saan order. Ilagay ko yung link ng video para pag-click nyo, kung may TikTok shop kayo, mag-download kayo ng TikTok shop nyo, mag-sign in kayo. Tapos, pag na-click nyo yung link dito sa description, yun, automatic, punta kayo sa video nyo. Open nyo yung TikTok nyo, tapos, i-search nyo lang yung Mara Store, ha? Tapos, doon kayo mag-order. Okay, so ngayon, gagawa na tayo. Ayan, so ito na yung 40 liters na tubig, malinis, andito sa timba, at dito natin nahaluin ang ating mga sangkap. Panuurin. Ayan, so ito na yung surfactant, ha? Ito yung ilalagay natin buhos-buhos ng dahan-dahan, huwag biglain, okay? Habang nagbubuhos, kailangan may kasama kayong maghalo sa tubig upa ang ating surfactant ay hindi mamumuo-muo. Kailangan madurog ng madurog, matunaw ng matunaw ang ating surfactant. Dahan-dahan ang buhos, sisimutin nyo yung sa plastic dahil sayang yan, okay? Okay, so ayan, simot na simot ko na yung plastic. Tapos, huwag niyong tigilan ang paghalo, okay? Kung gusto niyo ng pan-negosyo, patok na patok, ayan, pwede kayong gumawa ng dishwashing liquid. Pwede niyo rin doon itong i-stack sa inyong bahay. At ito na yung gagamitin niyo, makakatipid pa kayo at hindi na kayo magbili-bili sa labas. At ito na, halo-haluin niyo lang ng haloin. Ayan, kung pakiramdam nyo ay tunaw na tunaw na yung surfactant, isunod nyo na itong pampabula sa ating dishwashing liquid, foaming agent, and bubble booster. So yan po ang ating pampabula sa ating dishwashing liquid. At kung hindi pa kayo satisfied dyan, edi pwede pa kayo mag-add-ons ng AUS powder or foam booster. Yun, isa lang po yun, AUS powder and foam booster. Mag-add-ons po kayo para mas mabula, lalo kapag pang-negosyo ito. Ayan, isabay niyong ilunod yung foaming agent and bubble booster, tapos walang tigil ang halo hanggang sa matunaw ng matunaw at mamix na ng maayos ang mga sangkap dyan para siguradong perfect. Okay? Ayan lang po, sundin niyo lang po ang mga video na ito, panoorin niyo lang, tapos sundan niyo lang.
O itong pinakita ko sa inyo, nakikita nyo yan, yan yung aking add-ons na AUS powder or foam booster. Yan po, maglagay po tayo ng konti dyan, mga half baso lang or one half cup lang ang ilagay nyo dyan sa 14 liters na dishwashing liquid para mas mabula ang ating dishwashing liquid, lalo kapag ito ay pang negosyo nyo. Kung gusto niyo naman na i-stack niyo lang sa iyong bahay, pwedeng-pwede rin takpan niyo lang inyong timba at doon na kayo kukuha sa tuwing naghuhugas kayo. Ganyan lang po mga madi. Okay, so pagkatapos yung haluhaluin yung ating mga naunang sangkap, isunod na natin ngayon si Premix 1. Remember, i-shake it before you buhos-buhos, okay? O, shake it before you buhos-buhos daw. So ito ang laman ng ating Premix 1, ito yung sunrise scent. Yun yung kulay blue niya ha, chelating agent, water softener with antibac kaya mabango, foam booster kaya sobrang bula at pigment powder and moisturizer. So ayan ang laman ng ating Premix 1. Mabango dahil may antibac, napakalambot sa kamay dahil nga may moisturizer ito at mayroon pa rin silang nilagay na foam booster kahit na may nilagay na tayo kanina na AUS powder and foaming bubble booster and foaming agent. Pero sa Premix 1, may nilagay pa rin silang foam booster. Kaya sobrang bula po ito. At ito po ang aking ginagamit kapag naglalaba ako. Ito po dahil sobrang bula nito. Okay, so halu-haluin nyo lang bago natin ilagay yung ating Premix 2. So ito si Premix 2, ang laman nito is yung stain remover na nagpapatanggal ng mga dumi-dumi umansya-mansya sa ating mga damit, lalo na kapag puti or yung mga uli-uli natin mga damit dahil nga pawis-pawis tayo at maraming alikabok. Yun si Premix 2 stain remover. So halu-haluin nyo yan guys ha bago natin ilagay yung itong ating salt thickener. Dahan-dahan ang pagbuhos ng salt thickener. Habang binubuhos ang salt thickener, kailangan ay continue ang paghalo para siguradong namimix lahat ng ating mga sangkap dyan at walang mabuo-buo, puti-puting natitira after 24 hours, clear na clear ang ating pagkagawa at walang buo-buo. So haluin nyo ng haluin mga maratis ha, at ayan kung nakikita nyo itong mga video na to, ayan ito lang po ang sundan nyo. I-rest po natin ito ng 24 hours and after 24 hours, pwede nyo na ito i-refill sa inyong mga bote, kung anong merong mga bote kayo dyan, mga mineral man na hindi nyo na ginagamit, at or pwede nyo lang takpan dyan, at kapag naglalaba kayo, yun ang inyong gagamitin. Pero kung pang negosyo nyo naman, bumili na kayo ng 1,000 ml bottle water, malinis, may takip, at lagyan nyo na yan ng mga sticker, depende kung anong gusto nyo sticker, kung anong pangalan nyo, yun naman, mas maganda kasi lagyan ng brand name. So mas maganda na may brand name ang inyong mga negosyo na liquid dishwashing liquid or liquid detergent.